The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you and the breast at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We all know this, that what is legal is not always moral. And what is moral, it is not always legal. If you simply live in this earth and life simply end in death, be legal. Be legal. Because you will be under a judge. Kung ang buhay ay matatapos lang sa libingan, ay gawin mo kung anong kautusan ayon sa batas ng tao. Pero, kung ang pag-uusapan natin ay buhay na walang hanggan, at alam mo, ang buhay mo ay hindi matatapos sa libingan, then think of morality, because judgment will happen or will take consideration the moral life. Ikaw ba ay moral o ikaw ay legal? To live legally, being legalistic, then you are in the eyes of people. Ayon sa paningin, sa pagtingin ng tao, ay mabuti yan. Kasi ang nakikita lang ng tao ay ayon sa nakikita ng kanyang mata. Ang nakakatakot sa moral, when you talk about morality, at ang Diyos ang maghuhusga sa iyo, nakikita ng Diyos hindi lang kung anong iyong ginagawa, kundi bakit mo ginagawa yan. The reasons why you are doing what you are doing. Nung wala pang pananampalataya, lahat tayo ay nasa ilalim ng batas. At kung ano man ang batas na idideklara, doon malalaman kung ikaw ay mabuti o masama. Ngunit nang dumating ang pananampalataya, inimulat ka that there is a law greater than the not natural law, which is an eternal law. Then, ano sabi po ni San Pablo? Suriin mo ang iyong buhay ayon sa kautosang ito. Kung saan ang pagiging iyong binyagan ay ginawa nitong pantay-pantay ang lahat. Pantay-pantay ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, walang Hudyo, walang Hintil, pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos. Sapagkat ang moralidad ay palaging makatao. Ang moralidad ay palaging makatao. Maganda pong pagtuunan ng pansin ito. Kasi pagkamisan ang batas, ang pinoprotektahan lamang ay kung ano ang meron. Kaya kung wala ka, wala ka. Ano po ang sinasabi sa Ebanghelyo? Dahil ang iyong pananaw, ang iyong pagtingin sa mundo ay ayon lang sa iyong nakikita. Kaya sinasabi mo, mapalad yan. Malakas yan kay ganon. Mapalad yan. Kasi kaibigan yan. Mapalad yan kasi yan ay kamag-anak ni ganon. Ano po? Tulad na sabi ng isang babae, napakapalad ng babae, unang ina na nagluwal sa iyo.
at nagpasuso sa iyo. Pero ano sabi ng Diyos? Well, mas mapalad ang nakikinig sa salita at isinasabuhay ito. Para mas naintindihan natin, kung ang pagbabasihan lang natin ay titulo, titles, titulo, sasabihin mo, ay mapalad ka kasi nakapag-aral ka sa ganyang universidad. Mapalad ka dahil napangasawa mo yan. Think of these things. Kaya nga marami ang nagsasabing, bakit yan, Father, hindi naman yan nagsisimba, mapalad, mayaman, maayos ang buhay? Because we judge things based only on what we see. Based on what we see. Perhaps what we can recognize. Higit na mas mapalad, ang alin? Hindi lang yung nakapag-aral ka sa paaral lang yan. Higit na mas mapalad, yung mga may pinag-aralan. Hindi lahat ng pumapasok sa maayos na paaralan, mapalad. Hindi lahat na nakapangasawa na maganda, mapalad. Hindi po ba? O gwapo, o mayaman, mapalad, hindi. Sino ang mapalad sa harapan ng Diyos sa mga mag-asawa? Hindi yung yumaman, hindi yung magandang napangasawa. Hindi. Ang mas mapalad ay yung mga taong tapat sa sinumpaan. Mga minamahal na mga kapatid, ang paanyaya sa araw na ito ay suriin mo ang iyong sarili. Ayon sa pagtingin ng Diyos sa iyo, hindi ayon sa pagtingin ng tao sa iyo. Sapagkat kung tao ang titingin sa iyo, ang basihan niya ay ang batas. Ngunit kung ang Diyos ang titingin sa iyo, ang basihan niya ay pananampalataya. Ang basihan niya ay pananampalataya. Kung ano man ang ating mga ginagawa, kung ano man ang ating ginagawa, kaya nga, sasabihin mo, mapalad sila, ang dami nilang pagkain. Ang sagot ng Diyos doon na hindi. Ang mas mapalad ay yung malusog. Maayos ang pangangatawan, walang karamdaman. Sapagkat hindi lahat ng maayos ang pagkain, maayos ang buhay. You ask yourself, what do you consider blessed? Or who are the people you consider blessed? And why? And why? Mga minamahal na mga kapatid, madalas ko itong sinasabi, hindi lahat ng tumatawa masaya. At hindi rin lahat ng lumuluha malungkot. Ngunit walang nalilihim sa harapan ng Diyos. Amen. 2 o'clock this afternoon, it will be online. Tomorrow, second Sunday of the month, we always pray for the little children that the Lord will guide them and they may have the grace to accept the faith. Pero ang burden nun ay nakikita ba ng mga bata sa matatanda ang pananampalataya? Ano po? Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, you have to accept this, that you will only see what you want to see. You will only see what you want to see. Kung ayaw mong tingnan yan, hindi mo talaga makikita. An invitation perhaps to look into ourselves in your many complaints in life, in your many fears and anxieties. Itanong po ninyo, why are you bothered? Why do you wish to have this and that? Ano po ang inyong mga pangarap?
Ano ang inyong mga kalungkutan? Ano po ang basihan ninyo ng pagiging mapalad? What are the basis for you to call someone blessed? Mapalad ka, nakakapagsimba ka, nakakapangumunyon ka. Pero ang sabi ng Diyos, mas mapalad yung kahit hindi nakakapagkumunyon, maayos ang buhay. Sapagkat nakikita ng Diyos, hindi lamang ang panlabas. Mga minamahal na mga kapatid, as I've said few days ago, be humble enough to be corrected. Because knowing the sins of others does not make you a better person. Knowing the sins of others, worst by talking about the sins of others, does not make you a better person. But when you see a blessed one, try to examine yourselves. Perhaps you have your own blessedness that you have failed to see. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.